Hello mga bata! My name is Ma'am Lara. For today's video, pag-aaralan natin ang tungkol sa GCF. Pero bago nyo matutunan ang GCF, alamin muna natin ang pinagkaiba ng prime and composite numbers. Prime number is a whole number that cannot be made by multiplying other whole number. It is greater than 1 whose only factors are 1 and itself. Examples: 2, 3, 5, and 7. The factors of 2 are 1 and itself. Same with 3, 5, and 7. What do we mean by factors? Factors are numbers that we multiply together to get another number. What are the factors of 9? The factors of 9 are 1, 9, and 3. How about 12? The factors of 12 are 1, 12, 2, 6, 3, and 4. 9 and 12 are examples of composite numbers. Composite numbers are numbers that can be divided evenly by number other than 1 or itself. Years ago, 1 was included as a prime, but now it's not. 1 is not prime, 1 is not composite. Remember, a prime number has 2 factors only, 1 and itself. Composite number has more than 2 factors. Did you know that there are 25 prime numbers between 1 to 100? Greatest common factor or GCF is the greatest number that is a factor of 2 or more numbers. Narito ang mga dapat nating tandaan. Okay, so paano ba natin mahahanap or makukuha ang greatest common factor ng mga given numbers? So mayroon tayong dalawang method. The first one is the listing method. And then the second one is the ladder method or the continuous division. So now, ipapakita ko sa inyo kung paano ang listing method. So sa listing method, kailangan lang nating ilista lahat ng factors ng mga given numbers. So find the GCF of 14, 28, and 35. So the factors of 14 are 1, 14, 2, at 7. So paano ko sila nakuha? So, iisip kayo ng mga number, dalawang number, na kapag minultiply nyo sa isa't isa, ang sagot ay 14. So, 1 times 14 is 14, 2 times 7 is 14. Next, i-arrange natin siya in ascending order. The factors of 28 are 1, 28, 2, 14, 4, and 7. So, katulad sa 14, kapag minultiply natin itong 1 sa 28, sagot niya ay 28. So, 2 and 14 is equal to 38, 4 and 7 is equal to 28. And then, arrange it in ascending order. Last is 35. The factors are 1, 35, 5, and 7. Next, kapag naka-arrange na siya in ascending order, encircle all the common factors. So, ang common factor ng 14, 28, and 35 ay 1 and 7. But we are looking for the greatest common factor. So, the greatest common factor of 14, 28, and 35 is 7. Next example, find the GCF of 12, 20, and 40. So, list all the factors of 12, 20, and 40 and arrange it in ascending order. So, bakit ba natin ina-arrange yung mga factors in ascending order? So, para sa akin, ina-arrange ko siya in ascending order para mas maayos at mas madaling makita ang mga common factors ng mga given numbers. So, the common factors are 1, 2, and 4. So, the GCF of 12, 20, and 40 is 4. So, mapapansin nyo dito, madali nating
na-identify ang mga common factors. Unlike here. So, kapag tinignan natin siya, maguguluhan tayo sa pagkuha ng mga common factor. So, last example is, find the GCF of 24, 30, and 36. So, list all the common factors and arrange it in ascending order. Next, kapag naka-arrange na siya in ascending order, encircle natin lahat ng common factors. So, the common factors are 1, 2, 3, and 6. So, the GCF of 14, 28, and 35 is 6. Magagamit natin ang greatest common factor sa pagsisimplify ng fractions. Tulad dito. Our next method is the continuous division or the ladder method. So, we're going to look for the greatest common factor of 14, 35, and 28. So, una natin gagawin ay isusulat natin ang mga given numbers horizontally, pahiga. And then, maglalagay tayo ng linya tulad nito. So, sila ang magiging dividend. So, ano ang ating mga divisor? So, ang ating mga divisor ay mga prime numbers. So, prime numbers are numbers whose factors are 1 and itself only. So, 1 at ang sarili niya lang. Tulad ni 2, ni 3, ni 5, at ni 7. And so on. So, lagi tayong mag-i-start sa 2. Kapag ang mga dividend ay hindi pwedeng i-divide sa 2, move on tayo sa 3. Pababa. So, dahil ang given natin ay 14, 28, 35, hindi siya pwede sa 2, hindi rin pwede sa 3, at sa 5. So, mag-i-start tayo sa 7. So, para lang tayo nag-divide. 14 divided by 7 is 2. Isusulat niyo ang sagot sa ibaba ng given number. Next, 28 divided by 7 is 4. 35 divided by 7 is 5. So, based dito sa ating susunod na mga given numbers, wala na tayong pwedeng i-divide sa kanila. So, ang magiging sagot natin ay nasa part na ito. So, dahil 7 lang ang ating naging sagot or divisor, so ang magiging GCF ng 14, 28 at 35 ay 7. So, next example, find the greatest common factor of 12, 20, and 40. So, start lagi tayo sa number 2. So, 12 divided by 2 is 6. 20 divided by 2 is 10. 40 divided by 2 is 20. And then, lalagyan ulit natin sila ng line. So, 6, 10, and 20, pwede natin ulit siya i-divide sa number 2. So, 6 divided by 2 is 3. 10 divided by 2 is 5. 20 divided by 2 is 10. So, makikita natin dito sa ibaba na hindi na sila pwedeng i-divide sa kahit anong divisor. So, ang mga natirang number dito sa side na to ay 2 and 2. So, ang gagawin natin sa kanila ay ipag-multiply natin sila. So, 2 times 2 is equal to 4. So, our GCF for 12, 20, and 40 is 4. Last example, 24, 30, 36. Find the GCF of 24, 30, and 36. So, start lagi tayo sa 2. 24 divided by 2 is 12. 30 divided by 2 is 15. 36 divided by 2 is 18. Then, lagay tayo ng line. So,
So, dahil may 15 dito, hindi siya divisible by 2, gagamitan natin siya ng 3. So, 12 divided by 3 is 4. 15 divided by 3 is 5. 18 divided by 3 is 6. So, 4, 5, 6, wala na tayong pwedeng gamitan pa ng divisor o hindi na sila pwedeng i-divide sa kahit anong number bukod sa 1. So, ang natira nating number dito ay 2 and 3. So, ang gagawin natin sa 2 and 3 is ipagmumultiply natin sila. So, 2 times 3 is equal to 6. So, the GCF of 24, 30, and 36 is 6. Maraming salamat po sa lahat ng support ang ibinibigay niyo po sa akin sa pagla-like, sa pag-share, and sa pag-subscribe po sa aking YouTube channel. Thank you po and God bless! Ingat po kayo palagi! Shout out nga pala sa mga nagpapa-shout out! Ang dami niyo eh! Bye!